Tayo po ay makiramay sa mga taong naipit sa taas at sa ating pulahan na mga port. Good day mga marat, mga pre! Nandito na naman tayo sa ating bagong episode ng Quick Market Outlook. Bago tayo mag-umpisa, please subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga episodes natin. So, umpisa na natin ating Quick Market Outlook for the February 13, 2020 trading day. Yan, umpisaan syempre natin. Tingnan natin ang ating merkado ngayon, no? Kung bakit pulahan ng ating mga port. Yan. So, wala pa rin pagbabago naman talaga kasi, no? Downtrend pa rin naman yung ating PSEI. We're expecting this to happen. Pero syempre, bumili pa rin tayo ng mga stocks kahit na ina-expect natin na anytime sumbabagsak. Bakit? Bait natin binili, no? Para naman ang ewan, no? Bait ko bibili, no? Kasi, we are just trading our setup, no? In my, yung nga, in my backtested strategy, it deemed profitable kahit na downtrend, sideways, or uptrend, no? So, para maging consistent profitable siya, kailangan din ng consistent trading, no? So, maliban na lang, katulad may mga filtered strategy ako na hindi ko trade in a downtrend market, no? Yun ang hindi natin itatrade kasi yun ang na-filtered natin. Pero yung mga katulad ng RSI overbought ko, no? So, yes, it failed on Euro and FMB, no? Nakita niyang bumagsak, pero kahit paano nakachupit tayo kasi in the 4-hour time frame, nag-manifest siya, nakachupit tayo. So, nabawasan ng konti yung losses natin, no? Yung drawdown natin, napigil, no? Kung hindi dahil doon, baka 16 na yata, no? Tuloy-tuloy, no? Parang kasi nangyari, 3 losses, 1 win, then 8 losses, 1 win, no? Grabe, di ba? So, bakit parang saya ko pa rin, no? Pero pula, no? Pula yung aking t-shirt, no? Kasi, on my strategy, I'm expected that talaga, di ba? So, lagi yung tatandaan, ang drawdown kasi, inevitable yan, no? Whether you are a swing trader, you are a position trader, an investor, or kahit na scalper ka, or intraday trader, no? Kasi, dating talaga yung time na yung strategy, hindi mo mag-work, no? Hindi siya mag-work, no? Parang pinagtampuhan ka ng mundo, no? Pero, syempre, kung ikaw ay confident sa strategy mo, sa system mo, sa setup mo, you will just take that as ano eh, as inevitable talaga eh, no? Taga may drawdown, no? Kaya, pasensya na, di ko niniwala sa traders na lagi nananalo. They are posting their wins, pero on, ano dyan, on behind of that, marami ding losses yan. Yung mga magagaling traders, magbasa kayo ng libro. They have 30% win rate, 40% win rate, no? Doon pa lang sa win rate, makikita mo na eh, no? Na 60% at tatalo sila, pero they are profitable in the long run. So, huwag kayong malulungkot, mga mret, mga pre. If you have a strategy that is backtested in any form of the market, in any kind of the market, in any condition, then I'm sure na nasa drawdown ka lang. Pero, ito, pero pag hindi mo pa siya nababacktest, malamang sa malamang sira na yung confident mo, di ba? So, yung ngayon, kaya importante yung backtest eh. Pero kung tinatamad ka talaga, no, tamad ka eh, no, tamad, no? Ang suggestion ko, mag-forward test ka. Katulad ang ginagawa ko ngayon sa international market, no? I have little time to backtest the international market, but dahil alam ko, no, yung strategy natin is gumagana sa PSEI, then let's try it in the international market, no? Stock market. Kasi gusto ko sana siyang gawin sa Forex. Pero magkaiba yung dynamics kasi nung dalawa. Unang-una, di mo pwede pagbasehan yung percentage sa Forex dahil they're more on pips eh. Tapos, yun nga, ang medyo na magkocontribute sa Forex sa pagbaba is major news. No? For example, the Brexit. Si Trump is na-acquit sa Senate. Yung mga ganun, no? Unlike sa stocks, individually. No? Kaya meron sa underlying na mga tawag doon ng mga news na pwedeng mag-convert sa either bullish or bearish. Katulad dito ni ano, sino ba dito? Ayan, no? Yung mga kinukuha ko kung sino-sino, di ba? Si Dish, no? Ah, si Teba. Yan, si Teba.
Itong si Teba, hinahantay natin yung ano, yung income report nito, no? If ever na maganda, boom, no? They are expecting na magkakaroon ng gap up katulad ng nangyari dito kay Dish, yan. Ito si Dish, no? So, si Dish, nagulat nga ako dito, actually, dapat nga mas malaki pa yung profit ko. Pero pasin yung malita yung profit ko, 0.07 cents. Because I am just risking an amount of money that I can lose, no? So, $1,000 lang rinirisk natin dito. Then, I am having a 0.5% value at risk, no? Kaya, isa yan sa mga techniques of front forward testing, no? Tawag ko kasi front testing, eh. You must risk not more than 0.5%, no? So, you are not looking here para kumita. You are looking here to learn, to experience, to tweak your style. Depende kasi iba kasi yung, malay mo, iba yung international sa local, di ba? So, balik tayo kay, ano, kay Dish, no? Grabe, no? Ba't ang ganito yung, ano ko? Yung candlestick, yan. So, we are using eToro. Yan, no? Nag-gap up siya dito, eh. Tapos bilang bumaba. Yan. So, sayang, no? Sayang. Pero okay lang, no? So, yun nga, suggest ko nga rin sa inyo, syempre, wag muna international market kung dito sa PSEI, hindi pa tayo ganun ka consistent. Pero, kung tinatamad nga kayo mag-backtest, mag-forward test ka using 0.5% value at risk. Or, kung meron kang 100,000 pesos, dapat, ang ipapatalo mo lang every trade, no? Whether kung malaki yan ba yung trade yan, maliit, or tranches, is 500 pesos. So, ganun lang, 0.5 ng 100,000. No? So, kung 10,000 ang ilalagay mong risk, 10,000 yung bili mong stock kay Fruit, no? Pag bumagsak yan ng negative 500, yung sabihin, 9,500 na lang siya, cut loss ka na agad, no? So, ganun lang. Para tapos, syempre, di matatapos sa ganun yun, no? I-journal nyo, i-excel nyo, or gamitin nyo yung Investa Journal, no? So, ilalagay nyo doon yung mga result, no? Para mapag-aralan nyo kung gumagana ba siya, bakit di siya gumagana. So, kahit ano yan, swing trader or day trader ka ba? Okay? So, may nag-request sa atin kay Fruit, no? Si Fruit kasi ay bumagsak. Grabe, no? 8%, no? Umabot pa nga yan ng 10% yata, eh. So, tayo, bumili tayo dito in a 4-hour time frame. Yan, no? So, RSI overbought in 4-hour time frame. Yan, no? Then, nag-cut loss din tayo ngayon, di ba? So, parang, paano ba natinalo ko dito? Value at risk yata na natalo ko dito, 1% or 0.9% ng aking portfolio. Yeah? Well, ganun talaga. Pag RSI overbought kasi medyo sure sa system na yun. Halos ang riniresk ko na 2%. Eh. Kasi nga, alam ko yung expectancy niya. Eh. No, alam ko, if ever, magka-drawdown, so kailangan ko ng 25 times. No? 25 losing streaks sa strategy na yun para mabaon ako sa 50%. No? Pero yun nga. So alam naman natin na possible yun pero unlikely. No? Kasi nga, nung binaktest natin, hindi naman umaabot doon. No? Malaki na yung 10% doon sa strategy na drawdown na yun. No? Kaya medyo confident naman tayo. So balik tayo kay Fruit. So naipit daw siya. No? So tayo kasi nag-cut loss na tayo dito nung na-break yung EMA5 in the 4-hour time frame. Yan. Alam naman tayo, no? Bigay pa nga tayo ng leeway dito, eh. Yan. Grabe, sell down kasi. So, kung titingin kayo sa, ano, sa daily time frame, no? Wala pa talaga siyang yung RSI overbought season natin, no? Kaya hindi ko siya binili in the daily time frame. We are expecting talaga magkakaroon pa siya ng konting tawag dito, retracement, no? Whether kung ano yung ginagamit yung retracement tool, Fibonacci, EMA20, so ang nakikita ko ditong possible na, ito lang ha, sa akin lang naman to, pero kung yung strategy mo, kung yung strategy mo sinasabi na mag-cut loss ka na dapat. Pero, ito, sa aking pananaw, ang nakikita kong bounce point niya is this EMA20, pati itong recent high, no? 1.87, no? If ever magkaroon ng higher low tomorrow,
we can expect na baka mag-consolidate na siya with a support of 1.8. No? So, ayun lang. Ano lang. Full analysis lang din natin yan. No? Siyempre, kung bibiling ko itong mga MRET, mga pre, hihintayin ko na naman mag-RSI overbought yan, which is sa tingin ko, based sa aking experience, saan na yun? Mabanda dito, no? Yung momentum na yan, no? 2.2, yan. By that time na mag-reach yan dyan, baka that's the time that we will bought it, no? Para alam ko na tuloy-tuloy na siya butasin yung 2.45, no? Yan yung pinakamagandang masarap na butasin, no? So next stop natin si San, no? Bakit ko ba ito biglang napili, no? Si San ay nandun na siya sa kanyang bottom, no? Ng ating box, no? If ever na di pa kayo marunong gumamit ng box, kindly understand that this is a support of resistance lamang, no? Ito po ay lamang sa interpretasyon ng isang trader kung saan yung mataas, kung saan yung mababa sa isang segment na feeling niya, yun ang magiging consolidation part, di ba? So in my case, I have rules in making boxes, no? Pero kung gusto niyo malaman yung mga Darvas box, madali lang naman yun. Parang diniscuss ko na rin yan on my previous video of support and resistance, no? So, watch out for Sun to bounce at this area. Tayo, di pa tayo bibili dyan kasi I'm a daily trader, so I have no business pa dahil wala pang confirmation ng bounce. Pero if ever na magkaroon ng magandang candle dito, tingnan nyo, nawawala na yung volume of sell-off. Yan, no? So, if ever na may magandang candle, either hammer candle na parang nakalawit na siya doon sa support, no? Kung naiintindihan nyo siya sabi ko, i-drawing ko na lang. No, yung ganito, gustong-gusto ko yung ganyan, eh. Pangit. Yan, no? Yung ganyan, no? Parang ano, eh, no? Ano ba yan? Masaya, naiintindihan nyo yung hammer candle, no? Siguro naman, nanonood kayo dito, alam nyo na yun, no? So, yung gano'n, no? Yung nakalawit, no? Yung body pumasok sa kanyang support, no? Goodbye na sa akin yun kasi nga, i-reject niya, no? Nagkaroon na ng sell-off, no? So, if ever mangyari yon, expect around 23 to 40% upside kaysa, no? I don't know the news behind this, pero parang ginagawang outlier ng mga trader ito, eh, no? So, hopefully, para naman makakuha tayo ng gantong gain ulit, no? So, next up natin si JFC yan. Dahil, bakit ko ba siya re-recommend ngayon? Dahil, wala lang, umiinom ako ng JFC, no? Jollibee. So, si JFC medyo matagal-tagal nang nasa baba, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, if ever mag-invest kayo sa isang bagay, make sure na pinag-iinvestan nyo is above the average of your desired, yan ha, of your desired investment. Now, for example, gusto mo 20 years, no? E di punta ka sa monthly or 12 months, no? Bagal, di ba? So, yan. Masyadong absurd, no? Yung 12 months, no? Sabihin natin months. So, make sure na sa above siya doon. Bakit, no? Kasi, if ever na-invalidate yan, for example, ito, di ba? Nabigta pala yung kanya MA20, MA50. Ibig sabihin, bearish na yan, mga MRET, mga pre. So, ngayon, sasabihin nyo saan, eh, pwede naman mag-average down, di ba? Ito naman tayo, eh, no? Average down, eh, no? Ito lang, mga MRET, mga pre. Anong mas maganda? Diba? Yan. Biyo kayo ng senaryo, no? Kasi, alam mo, pag ito si JFC bumagsak ng 184.6 with a reversal candle, yung sinasabi ko nga sa inyo, yung nakalawit na hammer candle at na support, automatic ba yan sa akin, eh? Basta maganda lang yung spread ng MA20 at MA50. Kasi, oh, tinan mo naman to, yung RSI nyo, nagpo-form ng bullish, eh. Bullish divergence to, na medyo malaki. So, parang
nawawala na yung momentum pababa. So, balik tayo sa topic. Pag dito kayo nakabili, if ever nagbenta kayo dito sa 290, if ever nagbenta kayo dyan, may kita na kayo, di ba? For example, or sabi natin, wala kayong kita, no? Nag-cut loss lang kayo at 290 level. Then, ngayon, pa nag-bounce dito, saka kayo bumili. Ano average mo? Eh, dito lang. Yung 184 mo, something, mas marami ka pa nabiling stock kaysa nag-average down ka dito. Average down. Average down. Baka pagdating dito, magkaroon ng bounce dito, wala ka ng pera. Hindi ka na nakabili. No? Kasi nailagay mo na dito, ang average mo, along nandito sa area na yan, no? 260. Yung isang nag-cut loss, ang average niya is 185. So, mas lamang si ano, si investor na nagka-cut loss, di ba? Or kung hindi man siya marunong magbasa ng mga bounces, nakinig lang siya sa payo na dapat above the EMA 20, EMA 50, by that time, yung EMA 200 nandito na yan, tapos bibili siya that breakout, 220 ang average niya, mas namang pa rin siya sa nag-average down na nandito sa 250, 260, di ba? So, ganoon lang yung simple thoughts natin dyan. No? Kaya, please lang, no? Kung you will have a debate on that, so, ito yung pinakamadaling explanation, no? So, yun nga. Kaya, mas maganda na bumili ka na ng marami sa baba kaysa nag-average down ka hanggat di mo na makuha yung totoong baba. Okay? So, last but not the least, si Green. Yan, ito. Handa na naman ba kayo pumulot ng Fallen Knights, no? Kay ISM, nag-fail tayo. So, ito naman, susunod ko nakita si Green dahil nagkaroon na siya ng green bullish candle here with volume. Nagkaroon ng sell down, no? 1, 2, 3, 4, no? 4 bearish candle. Yan, ha? 4 bearish candle. Sa ano niya, sa oversold levels ng RSI, sa lower band, no, ng Bollinger band, then nag-bounce siya, binuta siya yung dalawa. So we are hoping that this is a bounce, di ba? Yan. So we can expect an upside around 10%, no? Pwede pang chupitan, no? Kung medyo hahangad tayo, katulad yung nangyari kay PLC na umangat pa sa pataas, pati si Bicor, so pwede pa tayo maghangad mga 20%, no? Pero syempre, dahil bearish ngayon, sell on resistance daw dapat. Kaya, yun, mga mret, mga pre, no? Talagang mabilisan lang ngayon. Huwag kayong susugod sa alon, no? Go with the flow lang. Kung sinasabi ng alon, bearish, at some point na mauntog, benta ka na. Pero kung strategy mo talaga is napakagaling, no? Na hindi ganon, counter trend trader ka talaga. So, syempre, I have no business on giving you advice. Kasi I know that you know what you are doing already. So, yun lang mga mret, mga pres. Sana may natutunan kayo sa ating episode na ito. At saka lagi yung tatandaan, no? Sa drawdown tayo ngayon, no? Kahit naman ako, no? Series of losses, and red portfolio. Basta, if may opportunity, trade yung setup nyo, no? If you are confident in doing that, no? And, basa-basa tayo, trading psychology, trading mindset, para, and syempre, mga motivational quotes, para ma-uplift lang yung spirits nyo, no? Ganyan talaga ang trading, no? You must deal with the losses that will come in hand, no? Kasi, inevitable talaga yan. Okay? Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, mga mret, mga pre. Baboo!